Good day everyone. Ngayon, pag-uusapan natin ang accounting basics, ang definition of accounting, business organization, business activity, double entry system, at saka accounting equation. Kasi may nag-request sa Facebook page ko na unahin ang accounting basics. So, eto na siya. Okay, let's start. Okay, so para mapag-usapan natin ang definition ng accounting, yan muna natin to. Halimbawa, ikaw, meron kang 100 pesos. Okay? Tapos, ang 100 pesos mo, nagastos mo ng 9 a.m. para sa load, 20 pesos. Tapos, ng 11 a.m., kumain ka ng lunch, 50 pesos na nagastos mo. Ng 3 p.m., bumili ka ng tinapay, 20 pesos na nagastos mo. At ng 4 p.m., namasahe ka somewhere, 10 pesos na nagastos mo. Bigla mo na-realize, wala ka na palang pera. Aalamin mo, bakit nawala na yung pera ko? So, ito, ngayon, yung mga nagastos mo. Pagkatapos, i-classify mo siyang ganyan. Ah, nung lunch, napunta sa pagkain. Ah, nung 3 p.m., napunta sa pagkain yun. So, all in all, 70 na yung nagastos sa pagkain. Tapos, sa pamasahe, may napuntang 10 pesos. So, magkaroon ka na, 100 pesos na gastos. So, dyan napunta yung pera mo. At dahil doon, na-realize mo, malaki yung nagastos mo sa pagkain kasi 70 yun. Kaya, naisip mo, mag-diet ka na lang. So, yung ginawa mo na lahat ng proseso, yun ang accounting. Diba? Simple. Ang pinakagusto kong definition ng accounting ay yung sa American Institute of Certified Public Accountants. Na sabi nila, accounting is the art of recording and classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events which are in part at least of financial character and interpreting the results thereof. So, ang ginawa mo is, nirecord mo yung transaction, classify mo kung saan siya, tapos, sinummarize mo. Ito na yung total, 100. Tapos, importante na you interpret kung ano yung sinummarize mo. So, para sa akin, mahalaga yung interpretation. Kung hindi siya nakakatulong sa decision making, hindi full ang pagiging accounting ng iyong ginawa. Okay? So, ngayon, pag-usapan naman natin ang forms of business organization. Tatlo, yung pinaka-main na business organizations natin. Sole proprietorship, ito yung business na iisa yung owner. Tapos, siya rin yung namamahala rin sa business niya. Tapos, ang liability is unlimited. So, kapag nalugi siya, nag-extend sa personal properties niya, yung ibabayad niya. Okay? Sa partnership naman, two or more ang owners niya. Tapos, unlimited din siya liability katulad ng sole proprietor. Pero may mga exceptions. Meron tayong mga limited partnership na hindi yun extended sa personal properties nila hanggang doon lang sa investments nila sa partnership. Tapos, meron din mga industrial partner. Sa corporation naman, at least 5. Tapos, pinamamahalaan siya ng board of directors. Tapos, ito yung may mga shares. Tapos, ang liability niya, limited lang dun sa investment ng shareholders. O, diba? Okay, so yan lang ang mga forms of business organizations natin na main. Kasi meron pang cooperative, mga non-profit organization. Pero, sa ngayon, ito yung tatlong main na dapat nyo malaman. Okay? Kanina, pinag-usapan natin ay structure, business organization. Ito naman, types of business according to activity, yung ginagawa ng business. So, service, ito yung mga skills or consultation, ang binibenta nila yung kanilang skills, yung kanilang nalalaman. Halimbawa, yung mga CPA, ganyan. Merchandising naman, ito yung mga pakaraniwan, yung mga nagsasari-sari store, nag-buy and sell. So, binibili nila yung mga ibinibenta din nila at a markup. Diba? Okay. Next naman is manufacturing. Ito naman, sila yung mga buo-buo mismo ng produkto na
binibenta nila. So, meron sila mga raw materials, mag-undergo ng proseso. So, yung mga Nestle, ganyan, San Miguel, sila mismo yung mga gumagawa ng produkto na binibenta nila. Okay? Dito tayo sa double entry system. Ang double entry system, isa siya parang filosofiya sa accounting. Na, ang lahat ng transaction ay may epekto sa dalawa o higit pang bagay. O, diba? Ang ganda ng definition ko. Pero, ganun siya. Halimbawa, kanina, bumili ka ng load. Pag bumili ka ng load, makaka-apekto sa dalawang bagay yon. Una, nawalan ka ng pera. Pero, nagka-load ka. So, may nawala sa'yo, pero nagkaroon ka din. So, may epekto. Not necessarily may nawala at may dumating. Hindi ganun. May epekto sa dalawa o higit pang bagay. Halimbawa naman, nagbayad ka ng utang sa tatlong tao. Kay A, B, at C. Nawalan ka ng pera. Pero, nawalan ka din ng utang kay A. Nawalan ka rin ng utang kay B. Nawalan ka rin ng utang kay C. So, nagkaroon ng apat na epekto yung transaction mo. So, yun ang double entry system. Kaya tayo nagkakaroon ng debit at credit dahil sa pilosopiyang iyan. Na, kapag may isang transaction, may dalawa o higit pang bagay na naaapektuhan ng transaction na yun. Ayun, sana malinaw yung double entry system. Okay? Okay, so ito may accounting equation. Yung pinakauna kong video dito sa aking channel ay tungkol dito. So, mas maganda kung babalikan nyo siya. Pero, dadaanan natin siya ngayon kasi parte siya ng accounting basic. Okay? So, ito yung paborito kong gawin dahil ayoko mag-memorize. So, wala tayong Adler. Walang ganun. Okay? Accounting equation, simple lang siya. Ito talaga kailangan nyo i-memorize naman. Assets equal to liabilities plus equity. Yun lang. Dahil accounting equation yan. So, kapag equation, ito lang din yung pinaka-importanting equation na pwede nyo ma-memorize sa accounting. So, wala na ibang equation. Ito lang. Assets is equal to liabilities plus equity. Okay? Ang asset, gagawa lang kayo ng letter T dyan. Ang asset ay debit. Ang liabilities at equity ay credit. So, ang logic dito, lahat ng resources mo, lahat ng resources, pag may-ari mo, kung may pera ka man, kung may land, may property, yun ay galing sa equity dahil sa kinontribute mo dun sa business mo or dahil nagkaroon ka ng utang. Okay? So, kaya ka nagka-pera, pwedeng nagpasok ka ng pera sa company mo, sa business mo. Or, kaya ka nagka-pera dahil meron kang utang. Okay? Ito yung naaapektuhan sa double entry system. Makikita nyo, equation siya. Sabihin, kung may epekto dito, may epekto sa either o sa parehong part nito. Ang equity natin ay naapektuhan itong tatlo. Kung mapapansin nyo, ang normal balance ng liabilities at equity ay credit. At ang normal balance ng asset ay debit. Okay? So, equity. So, ang normal balance nitong expenses, revenue, at drawing ay dahil sa epekto niya sa equity. So, hindi natin siya kailangan i-memorize. Ang kailangan natin malaman ay epekto niya sa equity. Mas mahalaga yon kaysa sa pag-memorize natin kasi lalabas at lalabas sa financial statements to. Okay? Para sa akin, ganito natin siya dapat isipin. So, ang expenses, ba utilities, pampasweldo, mga expenses yan para mag-operate yung negosyo mo. So, pinapababa niya ang owner's equity, kaya siya debit. Kasi dahil credit ang equity, at dahil ipapababa niya si equity, kaya magiging debit ang normal balance niya. Si revenue naman, dahil ito yung kita natin, itinataas niya si equity. So, ang normal balance niya, kapareho dapat ng equity, credit. Okay? Tapos, syempre, ang drawing, ito yung kinukuha. Kumukuha ka ng part ng equity mo. So, ibig sabihin, kung kinukuha mo, mababawasan ang equity mo. Dahil mababawasan ang equity mo, babalik na rin mo ngayon siya, debit, ang magiging normal balance ng drawing. Dahil, pinababa niya si equity. Okay? So, itong asset, liabilities, at equity, ito ay balance sheet. Itong dalawa, makikita mo to sa income statement. At ito, itong equity, tapos yung net income, at yung drawing,
makikita mo naman to sa statement of owner's equity. Okay, so kung gusto nyo rin na mag-unahin ko yung topic na gusto nyo, i-message nyo lang ako sa aking Facebook page, ang Team Ninja PH. At sana mag-subscribe kayo at mag-like at mag-comment. Okay, salamat. Bye-bye.